Na ito na yung battery na binibuild ko para sa e-bike. Simulan natin lagyan siya ng tubing. Pero bago yon, kailangan muna natin siyang linisan dahil yung mga pinagtanggalan ng ano, nung dating tubing, kailangan siyang matanggal kasi ibubukol yan doon sa tubing wire na gagamitin natin. Gagamit tayo ng Dremel tools ito para siya matanggal. After noon, i-weld na natin gamit yung pang-welding natin. So, dini-IY ko lang din yan. Yeah, ito, nalagyan ko na siya ng tubing. Puro parallel lang muna siya. Hindi ko muna siya nilagyan ng series sa kadahilanan na kailangan muna na nating i-top balance. Ibig sabihin ng top balance ay yung dapat bago siya i-build ay pare-pareho yung lahat ng boltahe ng mga cell. Meron kasi dito sa mga to ay 3.2, meron 3.7, 3.8 at saka 4 volts. Mahirap yung pagkaganon, i-assemble mo kagad sa kailangan mong voltage pag mga used cell ang gagamitin mo. Kaya dapat mo muna siyang i-top balance. Bawat isang row ay puro nakaparallel yan. Tapos para ma-top balance silang lahat na sabay-sabay, pinagsama-sama ko lahat ng mga positive sa positive at saka negative sa negative. Bali naka-parallel siya para maging isa yung boltahe niya. Magiging magkatulad yung mga boltahe niya bago natin siya i-build. Tsaka natin siya jumperan ng series kapag pare-parehas na lahat ng boltahe niya. Yan, assemble ko na yung si battery pack. Lagyan ko na rin ng insulation. At may mga jumper na rin siya. May mga naka-series connection na rin siya. Check natin yung voltage. Ayan, 64.4. Lumalabas na 3.7 bawat isang cell. Kompleto na siya. Re-ready na yan para maikabit dito sa e-bike. Sa e-bike na yan. Antayin lang dumating yung ibang parts para mailagay si ma-setup si solar panel. Yan, naikabit ko na sa ano niya, sa battery case niya. Dinisable ko muna si lead acid. Ito muna nilagay ko si lithium ion. Testingin natin. On ko lang yung breaker. On. May 64 volt siya. 65. Yan po yung boltahe niya nitong battery na to. Antay lang po na ibang pyesa pa para maikabit na yung setup niya sa solar. Yan lang po muna ngayon. Sunod na ulit yung next video para naman dun sa pag-setup ng solar dito sa e-bike na to.